Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoon sa Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway, sumainyong lahat. At sumaiyon. Malugod, masaya, maligaya natin ipinagdiriwang ang kapistahan ni Apostol San Mateo. Apostol San Mateo. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhing Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos. Patawarin tayo sa ating makasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupay kapayapaan sa mga taong kinadulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin. Sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin. Pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mong angking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos namang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Heso Kristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang, O Heso Kristo, ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, sa iyong habag na di namin malirip, minarapat mong hiranging apostol si San Mateo, kaming tinutuwangang lubos ng kanyang halimbawa at pagdalangin ay pagindapati mo maging matalik mong kaugnay sa pagsunod namin sa iyo sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga Epeso. Mga kapatid, ako na isang bilanggo dahil sa Panginoon ay namamanhik sa inyo na mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. Kayo'y maging mapagkumbaba, mabait at matiyaga. Magmahalan kayo at magpaumanhinan. Pagsumikatan ninyong mapanatili
ang pagkakaisang mula sa Espiritu sa pamamagitan ng buklod ng kapayapaan. Iisa lamang ang katawan at iisa rin ang Espiritu. Gayon din naman, iisa lamang ang pag-asa ninyong lahat dulot ng pagkatawag sa inyo ng Diyos. May isa lamang Panginoon, isang pananampalataya at isang binyag, iisang Diyos at Ama nating lahat. Siya'y higit sa lahat, gumagawa sa lahat, at suma sa lahat. Ang bawat isa sa ating binigyan ng tanging kaloob ayon sa sukat na ibinigay ni Kristo. Ang iba'y ginawang apostol, ang iba'y propeta, ang iba'y tagapaghatid ng mabuting balita, ang iba'y pastor at guro. Ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng hinirang sa ikauunlad ng kanyang simbahan. Sa gayon, tayong lahat ay magkakaisa sa pananampalataya at pagkakilala sa anak ng Diyos at magiging ganap ang ating pagkatao ayon sa pagiging ganap ni Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Ang langit ay nagahayag na ang Diyos ay dakila. Malinaw na nagsasaad kung ano ang kanyang gawa. Bawat araw, bawat gabi, ang ulat ay walang patlang. Patuloy na nag-uulat sa sunod na gabit araw. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Walang tinig o salitang ginagamit kung sa bagay, at wala ring naririnig na kahit na anong ingay. Gayunpaman sa daigdig ay laganap yaong tinig, ang balita'y umaabot sa duluhan ng daigdig. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Magsitayo po ang lahat. Tapat na apostol ay nagpupuri sa poon sa langit habang panahon. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, umalis si Jesus at sa kanyang paglakad, nakita niya ang isang taong ang pangalay Mateo. Nakaupo ito sa paningilan ng buwis. Sinabi ni Jesus sa kanya, "Sumunod ka sa akin." Tumindig si Mateo at sumunod sa kanya. Nang si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nasa bahay ni Mateo, dumating ang maraming publikano at mga makasalanan at sila'y magkakasalong kumain. Nang makita ito ng mga pariseo, tinanong nila ang kanyang mga alagad, "Bakit sumasalo sa mga publikano at mga makasalanan ang inyong guro?" Narinig ito ni Jesus at siya ang sumagot, "Ang may sakit ang nangangailangan ng
manggagamot. Hindi ang mga walang sakit. Humayo kayo at unawain ang kahulugan nito. Habag ang ibig ko at hindi hain. Sapagkat naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga banal. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo na po ang lahat. Ngayong kapistahan ni Apostol at Ebanghelistang San Mateo, binabati po namin kayo sa pagpapala, pagbibindisyon, pagbibiyaya, pagkakaloob ng napakaraming grasya ng ating napakabait na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Muli, katulad na sinabi ko sa pambungad, kasama sa intensyon ng misang ito, pag-aalay, paghahandog ng Eukaristiya, ang inyong mga petisyon, humihingi sa akin ng intersesyon ng tulong sa dasal sapagkat ang kanilang kalagayan ay hindi sila makatulog, hindi makakain sapagkat alalang-alala, tumitigil ang kanilang mundo dahil nga sa matinding sitwasyon na pinagdaraanan nila. Sa misa, si Jesus na nagsakripisyo sa Kalbaryo, ang ating mga pinagdaraanan, kaugnay ng pinagdaraan ng hirap ni Jesus. Yan ang ginagawa natin ngayon. Ang misa ay pagsasangayon ng sakripisyo ni Jesus sa Kalbaryo. Kaya ito po, sana po magbigay ng inyong sa mga lumapit sa akin at humingi ng dasal, magbigay ito ng tibay ng loob. Kapistahan po ni San Mateo ngayon, ang mga pagbasa ay partikular sa kanya. Unang pagbasa, sulat ni San Pablo sa mga taga-Epeso. Hindi ba may awit tayo? Basta winiwisikan ko kayo ng agwa bendita. Isang pananampalataya, isang pagbibinyag, isang Panginoon. Yan po ay matatagpuan natin sa unang pagbasa. At iisang bayan ng Diyos, isang simbahan, isang poon. At ang mga tumutulong dito upang magkabuklod-buklod, magkaisa, iba't-ibang tao na may kanya-kanyang mga dapat gampanan at tungkulin at responsibilidad. Halimbawa, mga apostol, unang-una, mga propeta, mga ebanghelista, yan po yung particular kay San Mateo, malaki po ang kanyang tungkulin bilang apostol, bilang tagapagsulat ng mabuting balita o ebanghelista. Alamin po natin ang ating papel, malaki man o maliit, bawat isa may kontribusyon para maisagawa natin, maisakatuparan natin ang misyon nating sabay-sabay. Mahalaga ang ginagampanan ng bawat isa. Malaki man o maliit ang hinihingi sa atin. Sa ating ebanghelyo, ayon kay San Mateo, alam niyo po si Mateo, lugmok, nakabaon, sapagkat ang trabaho niya maniningil, tagakuha ng buwis. Maraming galit sa kanya at ang bintang sa kanya, korupsyon. Ikaw, puro pera. At wala siyang kaibigan sa labas. Ang mga mundo niya, mga publikano, tinuturing ng lipunan ng makasalanan. Ngunit si Mateo, hindi siya makaalis eh. Gusto niya na buhay na hindi ka nababagabag ng konsyensya mo. Isang araw, nakita siya ni Jesus. At alam ni Jesus ang kanyang saloobin. Sinabi kay Mateo, sumunod ka sa akin.
Kasi nababasa ni Jesus, siya ay Diyos eh. Kung sino siya eh. Ang pinakamalalim na nais niya, kaya lang yung sitwasyon niya, hindi siya makaalis, nakaipit siya. Tumindig si Mateo at sumunod. At bilang selebrasyon ng pagkakalaya niya, kasama niya ang mga kabarkada niya, mga kapwa mambubuwis at mga makasalanan. O yun ang nagbubulong-bulungan. Pakisabi naman sa guru ninyo, bakit siya nakikikain sa mga, alam mo na, mga makasalanan? Yan, mga mapaghusga sa atin. Sabi ni Jesus, siya mismo sumagot, sino nangangailangan ng manggagamot? Yung mga may sakit. Pumunta ang anak ng tao upang hilumin ang may sakit, upang tawagin ang mga makasalanan, ang mga makasalanan, upang makabalik sila sa kaharian. Sapagkat hindi hain, kontribusyon, abuloy, pera, hindi ang hinahanap ng Panginoon, kundi habag, awa, kapatawaran. Yan ang mahalaga. Kaya sa ating mga makasalanan, malaki man o maliit, pag po tayo maghusga, baka mauna pa sa langit ang mga tinuturing natin, ba, mas maganda naman hamak ang buhay ko kaysa dito. Mapagkumpara ka. Mas banal yata ako sa iyo. Yaba. Matauhan tayo. Sapagkat ito ang misyon ni Jesus. Kaya nga si San Mateo, pag-asa. At si San Mateo bilang pagtanaw, naging mabuti siyang apostol. Naging ebanghelista pa nga siya, manunulat ng mabuting balita. Magbagong buhay tayo. Konbersyon, metanoia. Magbalik loob tayo. Kayo mga deboto ng Nazareno, madalas sa Quiapo, nasaan ang imahe ni San Mateo? Nasa Quezon Boulevard ba? Nasa Plaza Miranda ba? O sa May Carriedo? Saan? Di alam. Saan? Di alam. Matagal na kayo dito. Ang imahe is, yun, tama, sa Carriedo. Meron nga pala akong susunod na libro. Yung panglimang libro ko, Minamahal Tayo ni Poong Jesus Nazareno. Panglimang libro ko, abangan nyo. Ito po ay tungkol sa mga tula ko, sa mga humilya ko sa taon A ni San Mateo. Tangkilikin po ninyo, ha? Pang-ani, ha? Panglimang libro, ha? Lalabas na, malapit na. Pero mauna muna yung isa, yung Walking with Jesus the Nazarene. Si San Mateo nasa Carriedo. May bulaklak dyan, di ba? May bulaklak. Yun, ayan, may bulaklak. Espelingin natin ang apostol. APOSTOL. Dapat kabisado niya ito. A. Alagad. P. Pastol. O. Ordinado. S. Saksi. T. Tagasunod. O. Opo. Sa tawag ni Jesus. At L. Lingkod. Yan. Apostol. Sa tulong ni Maria, ni San Jose, ni San Mateo, mga santo tumutulong tuwing may pandemya, lalong-lalo sa San Roque. San Roque, sana tuloy-tuloy na po ang pagbaba ng mga kaso. Wala na pong panibagong variant. Wala nang mataas na alo na naman na katatakutan natin. Sana matapos na ang pandemyang ito. Kahilingan po namin yan. Nawa po, magbagong buhay tayo. Magbalik loob tayo, sapagkat yan ang misyon ng Senyor
kaya pumunta siya para sa atin. Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, ang buhay ni San Mateo ay binago ng pagtawag at hamon ng guro. Nawa ang aming mga panalangin ay magpahayag ng pagbabago ng buhay at maging sensitibo kami sa mga pangangailangan ng iba. Tugon po natin, Diyos na ng pagpapatawad, maging mapagpala ka sa amin. Diyos ng pagpapatawad, maging mapagpala ka sa amin. Ang mga programa sa pagbabago naway maging tanda ng ating buhay Kristiyano, manalangin tayo. Diyos ng pagpapatawad, maging mapagpala ka sa amin. Atin nawang tanggapin ang hamon at tawag sa pagbabalik loob sa halip na mahikayat sa pangaakit ng mundo. Manalangin tayo. Diyos ng pagpapatawad, maging mapagpala ka sa amin. Ang mga may kinalaman sa mga bagay tungkol sa pananalapi, naway hindi matuksong ipagpalit ang kanilang kaluluwa para sa kayamanan at kapangyarihan. Manalangin tayo. Diyos ng pagpapatawad, maging mapagpala ka sa amin. Ang mga may kahinaan sa kanilang espiritual na buhay, naway humanap ng tulong sa sakramento ng pakikipagkasundo, manalangin tayo. Diyos ng pagpapatawad, maging mapagpala ka sa amin. Ang mga yumao naway mapatawad sa kanilang mga kasalanan, manalangin tayo. Diyos ng pagpapatawad, maging mapagpala ka sa amin. Makapangyarihan Diyos, sa pamamagitan ng mga panalangin ni San Mateo, tanggapin mo ang mga kahilingan ng iyong bayan, ang bagong Israel na tinipon ng biyaya ng iyong muling nabuhay na anak na nabubuhay at naghahari magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin, lumikha sa paghahain namin ng panalangin at mga alay ngayong kapistahan ni San Mateo. Kaming nagsusumamong iyong mawaing tunghayan ang sambayanan mo na iyong inaaruga sa pananampalatayang itinuro ng mga apostol sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Itinatag niya ang iyong sambayanan na mga apostol ay saligat katuwang sa pagpapanatili ng iyong pagmamahal
na di magwawakas kahit kailan. Kaming sambayanan mo dito sa daigdig ay katibayan ng pamumuhay sa langit. Kaming naririto ang tagapagpahiwatig ng pagkakaisa ng tanan sa iyong pag-ibig. Kaya kaisa ng anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggantipan. Aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng makasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay. Si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ng pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa at ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila ay muling mabubuhay. Pagdasal natin ang mga sumakabilang buhay sa kapanahunan ng pandemya. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagitapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birhing Maria na Ina ng Diyos, Nuestra Señora de la Buena Hora, ng kabyak na puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, Apostol San Mateo, San Aloysius Gonzaga, San Sebastian, San Lazaro, San Roque, San Juan Bautista at ng lahat ng mabanal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubili ng manakakagaling na utos sa turo ni Jesucristo na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas doon. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan
ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ibinibigay ko sa inyo. Tungyan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mapagkakasala. At pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisayin sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, sumainyo po ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inayayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Thank you.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pakikinabang namin sa galak ng katubusan na siyang sanhi ng masayang pagpapatuloy ni San Mateo sa Manunubos upang makasalo sa kanyang tahanan, ipagkalumog lagi naming tanggapin bilang pagkain siyang naparito upang tawagin ang mga makasalanan at hindi lamang ang mga banal, na ngayon kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque, o pinagpalang San Roque, pintakasi na may karamdaman, dingapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan, na nung kayo narito pa sa daigdig, maraming gumaling dahil sa pagkatanda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayon kayo nulahati na dyan sa langit, nananalig kami ngayong pamamagitan ay lubhang magaling. Ialay mo po sa Panginoon Diyos sharing aming mahinaing. At sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan. Pakundama sa hirap at sakit ng Panginoon Kristo at inyong po mga panalangin. Amen. Señor San Roque, panalangin po kami upang kami madya sa salot ng COVID-19 at sa makaramdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami madya sa salot ng COVID-19 at sa makaramdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami madya sa salot ng COVID-19 at sa makaramdaman ng katawan at kaluluwa. Pagbabasba sa mga deboto ng kanilang makahilingan at dasalan, mahal na po ang Jesus Nazareno, iniyag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan yung angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang yung katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po niyo mga daladala nilang mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon ito na may maalala nilang mga pangako sa binyag na ikaw ang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo. Magsiyo ko kayo habang iginagawad ang pagbabasbas. Ang Diyos na nagtayo ng simbahang nasasalig sa mga apostol ay maggawad nawa sa inyo ng pagpapala bilang tugon sa mga panalangin ni San Mateo ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang Diyos nawang siyang magbunsod sa inyo para tularan ang halimbawa ng mga apostol upang inyong mapatunayan sa lahat ang inyong katapatan sa Kanya ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang aral ng mga apostol na nagpatatag sa inyong pananampalataya ang kanilang mga panalangin ay magbunga nawa ng inyong pagsabit sa tahanang tunay at walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglayin po ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Yesu Cristo. Salamat sa Diyos. Padre Jesús Nazareno,
na muna po ang lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Maaari na pong tumayo at lumabas ang lahat ng mga nakaupo sa asul o blue na upuan. Panatilihin lamang po natin ang physical distance.